mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalakbay. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol ito sa karanasan ko nang minsang sumama ako sa aking kaibigan na magtrabaho sa isang lugar sa parte ng Capiz. Bali kalakbay, 19 anyos pa lang ako nang mangyari ang karanasan ito. Isang beses noon, habang nagpapahinga ako sa labas ng bakuran, ay nakita ko ang kaibigan kong si Edgar. Malayo pa man siya sa kinaroroonan ko, ay tinawag niya na ako at nagmadali ng maglakad papalapit sa akin. Anong sa atin tol at nagmamadali kang maglakad? Mukhang ang saya-saya mo pa. Ngiting wika ko sa kanya nang makalapit ito. Tol, tamang-tama di ba naghahanap ka ng racket? Tanong niya at hindi pa rin nawala sa mukha ang pagkakangiti. Oo, bakit may iyalo ka bang trabaho? Tanong kong pabalik sa kanya. Napalatak naman siya at nagwikang may nag-alok umano sa kanya ng trabaho. Dahil pinamamadali raw ng kanilang amo ang ginagawang trabaho kung kaya't kinakailangan nila ng karagdagang trabahador. Teka lang, anong klase namang trabaho ang inialok sa'yo? Tsaka kung sakasakali, ilang araw naman tayo magtatrabaho doon? Tanong ko sa kanya. Sinabi niya naman maglilinis daw kami ng malawak na lupain at siguro ay tatagal kami ng mga 2 o 3 araw. Ang balita ko kasi ay papatayuan raw ng malaking gusali ang lupaing lilinisin natin. Kaya hindi na ako magtataka kung ganun na lamang kalawak ang lupaing pagtatrabahuan natin. Anya pa. Ano, sama ka ba? Muli niyang tanong. Sakto namang wala na akong gagawin sa kinabukasan. Kaya't pumayag na ako sa paanyaya niya. Isa pa ay dagdag kikitain ko rin ng perang sasahurin ko. Isa pa nga palang tanong tol. Sino-sino ang mga kasama natin sa pagtatrabaho? Tanong ko pang muli sa kanya. Sina paring Buknoy at paring Joel. Bago pa kasi ako alukin ni Mang Teba ng trabaho, ay nauna niya nang sabihan ang iba pang mga kaibigan natin. Anya po sa akin at mahahalata mo sa kanya ang kagalakang magkwento. Ganun ba? Total kasama naman natin ang mga kaibigan natin. O di sige, sasama na ako. Tugon ko sa kanya at tinanong kung kailan kami aalis. Sinabi niya namang bukas na kami aalis at mananatili kami ng ilang araw sa pagtatrabahuan namin. Kaya't magdala raw ako ng pamalit na damit. Sige tol, maghahanda ako ng gamit na dadalhin ko sa trabaho. Sad ko. Tumango naman si Edgar at sinabing mamaya pagka-uwi ay maghahanda rin siya ng mga dadalhin niyang damit na pamalit. O paano? Puntahan na lang kita dito bukas ah. Agahan mong gumising. Maaga tayong aalis. May kalayuan kasi ang lugar na pupuntahan natin. Tumango naman ako at nagpasalamat sa kanya. Gawa ng may racket siyang inialok sa akin. Kinagabihan nga mga kalakbay, ay nagpaalam ako sa mga magulang ko na mawawala ako ng ilang araw sa bahay. Dahil may trabaho akong gagawin. Tinanong naman ako ni nanay kung saan ako magtatrabaho at sino ang mga kasama ko. Binanggit ko sa aking ina ang lugar na pupuntahan ko at sinabi kong ang mga kaibigan kong si Edgar ang kasama ko. Matapos marinig ang aking ama ang sinabi ko, ay napabulalas siya nagwigang. Teka, hindi ba't mukhang delikado yata ang lugar na pupuntahan niyo anak? Sa pagkakaalam ko kasi ay marami ang manlalason at aswang sa baryong iyon. Napakunot noon naman ako at sinabi sa aking ama na trabaho naman ang pupuntahan ko roon. Kaya huwag siyang mag-alala dahil mag-iingat ako palagi at hindi ako basta-basta makikikain. Wala ka bang ibang mapapasukang trabaho anak? Hindi kasi ako komportable sa pupuntahan mong lugar eh. Tanong pa ng aking ama. Eh tay, ang sabi naman ng kaibigan ko, mga 2 o 3 araw lang naman po ang gagawin naming trabaho doon. Kaya ipanatag niyo po ang sarili niyo at huwag kayong mag-alala. Isa pa po, sayang naman kung hindi ko susunggaban ang trabaho ngayon. Ang sabi kasi ni Edgar, malaki daw ang sahod. Wika ko sa aking ama. Narinig kong napabuntong hininga ang aking ama at panandali ang tumingin sa aking ina. Siya, sige anak, papayagan kitang rumakit sa sinasabi mong trabaho. Basta mag-iingat ka at palagi mong tatanda ng mga biling ko sa'yo.
anya pa ng aking ama. Huwag po kayong mag-alala, tay. Palagi ko naman pong tinatandaan ang lahat ng bilin nyo kapag nagagawi ako sa ibang lugar. Tugon ko sa kanya. Matapos ko nga makapagpaalam ay nagwika na ako sa kanilang matutulog na ako. Gawa ng maaga pa ako pupuntahan ng mga kaibigan ko dahil sabay-sabay kaming aalis. Noong sumapit na nga ang madaling araw, gaya ng sinabi ng kaibigan ko si Edgar, nag-aagaw pa lang ang dilim at liwanag ng kalangitan ay nasa bahay na namin ni Tot ang iba pa namin mga kaibigan. Nagising na rin ang mga magulang ko ng mga oras na iyon. Kung kaya't kinausap nila ang mga kaibigan ko mag-iingat umano kami sa pupuntahan at huwag basta-basta makikikain. Huwag rin kami masyadong magtiwala sa mga kasama namin dahil hindi namin kilala ang mga iyon. Naku po, Mang Domeng, huwag po kayong mag-alala sa amin dahil hindi kami magpapasaway sa papasukan naming trabaho. Isa pa po, hindi naman po kami magtatagal roon. Anya pa ni Edgar sa aking ama. Sinabi naman ni Tata na hindi niya lang maiwasang mag-alala dahil batid niyang noon pa man ay may mga haka-haka na sa lugar na iyon na marami ang mga naninirahang manlalason at aswang. Kaya nga hanggat maaari ay iniiwasan ng ibang mga taga-karatig na yun ang lugar na iyon. Ilang sandali lamang ang lumipas ay umalis na kami magkakaibigan. Magkikita na lamang raw kami ng iba pa namin mga kasamaan sa bungad na ng lugar na pagtatrabahuan namin. Makaraan ng mahigit 2 oras ay narating na namin ang lugar kung saan kami magtatrabaho. Ilang minuto lamang ang hinintay namin sa bungad ng lugar ay nagsidatingan na rin ang iba pa mga trabahante. Ano, kumpleto na ba tayong lahat? Tanong pa ni Mang Teban. Ang matandang pinagkatiwala ang trabahante. Humarap ito sa amin at isa-isa kaming tinignan at binilang. Noong makumpleto na ang mga kasamaan ko, ay kagad na kami naglakad papunta sa lupang pagtatrabahuan namin. Pagkarating namin doon ay isa-isa namang nagsimulang magtrabaho ang mga kasamaan ko. Samantalang kami naman ng mga kaibigan ko ay nag-ayos na rin para makapag-umpisa ng magtrabaho. Noong nagsisimula na nga kami, ay nag-aayos naman si Mang Teba ng toldang pansamantalang masisilungan namin sa loob ng ilang araw. Habang nagtatrabaho nga kami kalakbay, may napansin akong matandang lalaking panayang pagsipat sa akin. At kapag tinitignan ko naman siya, ay agad niyang iniiwas ang paningin at sa iba na ibinabaling. Subalit magkagayon man ay nararamdaman kong kakaiba yung kumakatingin. Kahit kasi hindi ka makatingin sa taong tumititig sa iyo kalakbay, ay mararamdaman mo pa rin na hindi normal ang mga titig na ipinupukol niya, hindi po ba? Kaya't ganun ang nararamdaman ko ng mga oras na iyon. Tol, bakit parang hindi ka mapalagay dyan? Tanong pa ng kaibigan kong si Edgar at sandali akong tinignan. Sinabi ko naman sa kanya ang napansin ko tungkol sa matandang nasa di kalayuan na nagpuputol ng mga mayayabong na talahiban. Ah, si Mang Julio, huwag mo nalang pansinin yon. Anya pa sa akin ng kaibigan ko. Kilala mo pala ang matandang yon, tol? Tanong ko sa kanya at sandaling tinapunan ng tingin ng matanda. Hindi, tol. Narinig ko lang kaninang tinawag ni Mang Teba ng pangalan niya. Tugon ng kaibigan ko si Edgar. Sa pagkakaalam ko nga ay taga rito lang din ang matandang yan. Pero medyo may kalayuan sa pinagtatrabuhan natin ang bahay niya. Kaya tulad natin, dito rin siya manunuluyan habang hindi pa natatapos ang trabaho. Dagdag niya pang wika. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil tinawag ako ni Mang Teban at pinatulong niya akong gumawa ng matutuluyan. Naging maayos naman ang trabaho namin sa araw na iyon kalakbay. At nung sumapit nga ang kinahapunan, ay ramdam na ramdam ko na ang pagod. Dahil sa mga naglalaking ng talahiban at mga iilang punong hindi namang kalakihan ang nilinis namin. Nang matapos nga kaming maghapunan, ay agara na ako nagpahinga. Samantalang ang mga kaibigan ko ay nakikipagkwentuhan sa iba pa namin mga kasamaan. Nung sumapit na ang ating gabi, bigla na lamang akong naalimpungatan. Sa kadahilan ng nagulat ako nang makarinig ako ng malakas na kalabugan sa labas ng tinutulugan. Sandali ko pang pinakinggan ang ingay na naririnig ko mga kalakbay. Gawa ng sa tanang buhay ko
ay noon pa lamang ako nakarinig ng ganoong klase. Yun bang parang umaangil iyon na may pag-ingos na parang nasusukang aso? Basta hindi ko po masyadong maipaliwanag ang naririnig ko ng gabing iyon. Naisip ko na lang na marahil ay mga ligaw na hayop lamang ang napadpad sa pinagpwestuhan namin. Dahil sa purong talahiban at kakahuyan pa lamang ang pinagpupwestuhan namin. Takti namang hayop yun. Ano kayang klaseng nilalang ang may ganong klaseng tunog? Tanong ko pa sa aking sarili habang nananatiling nakikiramdam at pinapakinggan ang ingay sa labas. Mga ilang minuto pa ang lumipas ay naramdaman ko may mga yapak ng kung sino mang tao ang naglalakad papalapit sa tinutuluyan naming mga trabahante. Sa pagkakala kong masamang tao ang nararamdaman kong marahang naglalakad papasok, ay marahan akong gumalaw at inilabas ko na sa bulsa ko ang balisong na palagi kong bitbit at hinahawakan maigi habang nananatiling nakahiga. Hindi ako nagpahalatang gising ng mga oras na iyon. Nang sa ganun ay hindi maalarma ang kung sino mang masamang tao ang papasok sa tinutuluyan namin. Ilang sandali pa ang nakalipas ay nakita kong ang matandang si Mang Hulyo lang pala ang dahan-dahan pumasok sa tinutuluyan namin. Kaya't napanatag na ako at nakahinga ng maluwag. Ay nako, si Mang Hulyo lang pala. Akala ko kung sino na, kinabahan pa naman ako. Sambit ko pa sa aking sarili. Dahil sa naisip kong mga dayo lamang kami sa lugar na iyon. At baka mamaya ay may lukulukong taga roon ang mang trip sa amin. At may gawing masama. Noong maramdaman kong humiga na si Mang Hulyo, ay maingat ko nang inilagay sa bulsa ang baliso at ipinikit ng muli ang mga mata. Nang sa gayon ay makatulog na. Hindi naman nagtagal ay nakatulog na uli ako. Kinabukasan pagkagising ko ay narinig kong may mga nag-uusyoso na sa labas. Bumangon na ako at lumabas na rin para alamin kung ano ang nangyari sa labas. Bakit parang may pinag-uusapan silang mahalaga? Nang makalabas na nga ako ay nakita ko ang mga kaibigan kong nag-uumpukan kasama ang iba pa naming mga katrabaho at para bang may tinitignan sila. Tol, anong mayroon dyan? Bakit parang napakaseryoso nyo namang mag-usap? Tanong ko sa mga kaibigan ko at naglakad ng papalapit. O tol, gising ka na pala. Maiksing wika sa akin ni Edgar. Tumangon naman ako at muling nagtanong kung ano ang pinag-uusapan nila. May bangkay ng hayop kasi dito sa likuran natin. Grabe nga, nakakaawa eh. Mantakin mo ba namang laman loob ang kinain ng kung sino mang nilalang na iyon? Anya pa ni Edgar. Seryoso, hindi nga. Nakangiting tanong ko pa sa kanya. Dahil ang buong akala ko ay nagbibiro lamang siya. Oo nga, seryoso nga ako sa sinasabi ko. Kung gusto mo ng pruweba, halika rito at lumapit ka para makita mo ang sinasabi ko. Anya pa sa akin. Lumapit na ako sa kanila at sumiksik sa mga kasamang ko para makita ko ang tinutukoy niyang namatay na hayop. Noon ngang makita ko ang bangkay ng hayop, ay medyo nandiri at naawa pa ako. Dahil sa kalunos-lunos na sinapit ng kaawa-awang hayop, gawa ng grabe kabrutal ang ikinamatay nito. Yun bang tipong ginutay-gutay ang bangkay gamit ang matatalas na bagay? Hindi ko naman mawari kung kutsilyo ba o matutulis na kuko. Grabe talaga, nakakaawa naman ang hayop na yan. Bulalas pang wika ni Edgar at tinapik ang balikat ko pagkatapos ay umalis na ito. Ako naman ay nag-asikaso na din. Lumipas ang tatlong araw ay natapos rin namin ang trabaho. Habang hinihintay nga namin ang sahod, ay napagkasunduan naming lahat na pumunta sa bahay ni Mang Hulyo para doon mag-inuman. Kumbaga, yun ang huling araw na magkakasama kami. Tatanggi pa sana ako, pero dahil sa kakulitan ng mga kaibigan ko, ay napapayag rin nila ako. Hindi naman kasi pwedeng mag-isa kung uuwi sa baryo namin at iiwanan sila. Maya-maya'y magtampo pa sila sa akin at sabihing wala akong pakisama. Matapos nga kaming masahuran ay nagpaiwan na si Mang Teban dahil sa may pag-uusapan pa raw sila ni Engineer. Nagbili naman si Mang Teban na mauna na kami at susunod na lamang siya sa bahay ni Mang Hulyo. Sige po Mang Teban, basta sumunod ho kayo ha para kumpleto tayo magiinuman. Wika pa ng isa sa mga kasama namin. Naglakad na nga kami papunta sa bahay ni Mang Hulyo.
Nakita kong tuwang-tuwa ang mga kasamang ko habang nag-uusap-usap. Samantalang ako naman ay tahimik lamang at nakikinig sa kanilang kwentuhan. Dahil sa pakiwari ko ay parang may hindi magandang mangyayari. Mga mahigit kalahating oras din ang nilakad namin bago namin narating ang bahay ni Mang Julio. Nakita kong medyo may kalayuan ang bahagya sa mga kapitbahayang tahanan niya. Sumalubong ang matandang babae at sa palagay ko ay iyon ang asawa ni Mang Julio. Narinig ko pang nagwika siya sa matandang babaeng magluto ng pagkain dahil may mga bisita sila. Agad namang sumunod ang babae at pumasok na nga sa loob ng kanilang bahay. Sinabihan naman kami ni Mang Julio na sa bakuran na lamang nila kami magiinuman. Maliit daw kasi ang bahay nila at baka magsiksikan kapag sa loob pa kami magiinuman. Maiwan ko na muna kayo dito at papasok lamang ako sa loob para tulungan ang asawa kong maganda ng pagkain. Wika niya at pumasok na nga sa loob ng bahay. Mahigit 30 minutos lamang ang nakalipas ay may mga inihain ng pagkain ng asawa ni Mang Teban. Nagwika itong kumain na raw muna kami bago mag-inuman para hindi raw kami tamaan kaagad ng pagkalasing. Sandali pa kami nagkatingin na ni Edgar dahil sa naalala ko ang bili ng mga magulang ko na huwag basta-basta makikikain dahil kakaiba nga ang radar ng mga nakatira sa lugar na iyon. Huwag kayong mag-alala, walang lasa ng pagkain hinain namin. Pabirong wika pa ni Mang Julio, nakasalukuyan ay nasa likuran na pala siya ng asawa niya. Hindi naman po sa ganon, Mang Julio. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ng kasama naming si Pabling dahil sumabat na si Mang Julio at nagwikang. Alam niyang bantog na maraming manlalason at aswang ang kanilang lugar. Pero huwag umano kami mag-alala dahil sa hindi naman sila ganoon. Kaya sige, kumain na muna kayo para hindi kayo malasing kaagad. May kalayuan pa naman ang uuwian ninyo. Paano kayong makakauwi niya kung malalasing kaagad kayo? Dagdag niya pang wika sa amin. Dahil sa nakita kong mukha namang nagsasabi ng totoo si Mang Julio, kaya't pinaunlakan na nga namin ang paanyaya niyang kumain. Nang mga sandaling iyon ay doon ko na pagdantong mabait pala si Mang Julio. Magiliw itong kausap, kaya nga lang ay napapansin kong malikot ang mga mata niya at iwas kong makatingin. Makalipas nga ang ilang sandali ay natapos ng kumain ng kaibigan kong si Edgar. Sinabi niyang lalabas lang umano siya sandali at bibili lang sa malapit na tindahan ng Yossi dahil sa kanina pa niya gustong manigarilyo. Maya-maya pa habang nagkukwentuhan kami ni Joel ay nasipat ko si Edgar na may bitbit na isang supot na pagkain at nilalantakan nitong kainin niyon habang naglalakad papalapit sa amin. Grabe talaga tong si Edgar. Pagdating talaga sa pagkain, walang pinapalagpas. Sambit ko pa sa aking sarili. Noong makalapit na siya ay nagsimula na kami mag-inuman. Naging masaya ang pag-iinuman naming iyon kalakbay. Puro kwentuhan at tawanan lamang ang nangyayari. Hanggang sa noong pumatak na ang dilim ay nagpaalam na kami kay Mang Julio. O siya, sige, mag-iingat kayo sa pag-uwi at bilisan niyo ang paglalakada dahil madilim na at delikado na sa daanan. Bilin pa ni Mang Julio sa amin nang papaalis na kami sa bahay nito. Tumango naman kami at nagpasalamat na dito. Pasado alas 7 na ng gabi ay binabagtas na namin ang daanan pauwi sa baryo namin. At dahil sa gabi na ay wala kaming ibang paraan kung hindi ang dumaan sa alam na daanan ng kaibigan ko si Joel. Subalit delikado ang daan ng iyon at marami na ang nagsasabing may mga humaharang umano na aswang doon. Dahil sa walang kabayan at pawang naglalaki ang mga puno lang ang nasa gilid ng daanan. Batid naming napakadelikadong dumaan doon, lalo na at gabi pa. Pero wala kaming ibang paraan dahil doon lamang ang mas madaling daan para makarating na kami sa baryo namin. Sobrang kabang nararamdaman namin noon ng mga kaibigan ko. Ngunit hindi kami nagpatinag sa aming nararamdamang kaba. Hanggang sa tuluyan na nga kaming nakarating sa lugar na kinatatakutan ang daanan ng lahat. Bukod kasi sa manlalason ay mas kinatatakutan ng lahat ang sinasabi nilang napapabalita ang may nangaharang umano na malaking asong kulay itim sa liblib na lugar na iyon. Sigurado ka bang tutuloy talaga tayong dumaan dito? Tanong ko pa sa kanila dahil hindi na ako mapalagay pa noon.
Sira ka ba? Nagtanong ka pa eh, nandito na tayo oh. Binabagtas na natin ang shortcut na daanan. Tugon pa ni Edgar. Hindi na lamang ako umimik pa at sumunod na lamang sa kanila. Hindi naman kami nalasing ng mga sandaling iyon. Dahil busog naman kami bago nag-umpisa mag-inuman. Maya-maya pa, sa bawat paghakbang namin, ay may naririnig kaming ingay na parabang dahan-dahang inihahampas ang kutsara sa plato. Ganon yung pagkakarinig namin. At kapag sinusubukan naming huminto sa paglalakad, ay nawawala ang mahihinang tunog na iyon. Hanggang sa ilang saglit pa ay bigla na lamang kaming nakaramdam ng kilabot nang may biglang humarang sa amin na isang matandang lalaki na animoy kubas sa may di kalayuan. Sinipat-sipat pa naming magkakaibigan ang mukha nito dahil sa naaaninagan nito mula sa makulimlim na liwanag ng buwan. Nang masilayan nga namin ang mukha ng matanda, ay bigla kaming napako sa kinatatayuan. Sa kadahilan ng sa isang kurap lang ng mga mata ko, ay ang kaninang matanda na nakita ko ay bigla na lamang naging isang nakakakilabot na nilalang na parabang namamalik mata lamang ako kanina nang makita ko ang matanda. Gago tol, totoo bang nakikita ko? Bulalas pang tanong ng kaibigan naming si Edgar. Hindi naman ako makasagot dahil sa maging ako man ay sobrang kilabot na ang nararamdaman ko. At sa pakiwari ko ay nangangatog na ang buong katawang ko dahil sa takot at lakas ng kabog ng aking dibdib. Dahan-dahan iyong gumagapang papalapit sa amin. At nung ilang hakbang na lang ang layo nito sa amin, ay doon ko mas lalong nalanghap ang napakabahong amoy ng nilalang. Ilang segundo lang ang nakalipas, ay agaran nang nakalapit iyon sa amin. Tapos ay mabilis na dinumog at sinakal ako nito sa leeg at pinagkakakalmot. Nagpupumiglas naman ako at humingi ng tulong sa mga kaibigan ko. Mabuti na lang at mabilis namang rumesponde ang mga kaibigan ko at pumulot ng bato si Edgar. Tapos ay mabilis na hinampas ng bato ang nilalang. Puti ka, bitawan mo ang kaibigan ko. Rinig kong sigaw ni Edgar at agad na pinukpok ng bato ang nilalang. Habang ang iba pa namin mga kaibigan ay kanya-kanya nang naghanap ng mga bagay na pwedeng ipanghambalos sa nilalang. Noong mahampas nga ng kaibigan ko ng bato ang aswang, ay binitiwan na ako ng nilalang at ang hinarap naman ito ay ang kaibigan ko. Subalit mabilis na lumapit ang iba naming kaibigan at pinaghahambalos ang nilalang. Lintik ang aswang ka, mga kasamahan ko pa talaga sa trabaho ang kinanti mo. Narinig ko ang boses ni Mang Teban. At nung lingunin ko nga ang pinanggalingan namin, ay nakita ko nga si Mang Teban. Mabilis na iyon tumakbo papalapit sa amin at may bit-bit na buntot ng pagi. Umangil naman ang nilalang at mabilis na gumapang sa lupa at walang ano-ano'y sinunggaban si Mang Teban. Pagkasunggab na nilalang ay mabilis namang umiwas ang matanda sabay hataw ng bit-bit niyang buntot ng pagi. Animal ka, matagal na kitang hinahanting, dito lang pala kitang matatagpuan. Sigaw ni Mang Teban habang paulit-ulit na hinahambalos ng bit-bit niyang buntot ng pagi ang aswang. Hanggang sa nakita kong tuluyan na iyong manghina. Napansin kong may hinugot si Mang Teban mula sa bulsang matulis na bagay. At noong itatarak niya na sana iyon sa nilalang, ay mabilis namang kumilos ang nilalang at gumapang ng napakabilis na animoy kasing liksi ng pusa. Nag-usal ng salita ang matanda at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin noon at pagkatapos ay ibinato niya iyon sa ere. Pagkabato nga ni Mang Teban ay isang malakas na huni ng wakwak ang narinig namin na parabang nasaktan niyon. Hanggang sa hindi katagalan ay tumahimik na ang buong paligid. Kamusta kayo? May nasaktan ba sa inyo? Pag-aala lang tanong ni Mang Teban sa amin. Umiling naman kami at ibinalik ang tanong sa kanya kung paano siya nakarating sa kinaroroonan na namin. Sinabi niya namang nahuli siya sa pagsunod papunta sa bahay ni Mang Julio sa kadahilan ng may iniutos pa sa kanya ang amo namin. At noong habang binabagtas niya ang daanan ay nakarinig siya ng sigawan kaya tinuntun niya kung saan banda ang mga sigawang naririnig niya. Mabuti na lamang talaga at natuntun niya kami. Kaya't natulungan niya kami dahil kung hindi, ay baka isa na sa aming magkakaibigan ang napahamak. Shali na kayo at sasamahan ko na kayo pa uwi sa baryo ninyo upang sa ganun ay ligtas kayo makauwi. Anya pa sa amin ni Mang Teban at nagpatiuna ng maglakad. Teka lang po Mang Teban,
Bakit parang sanay na sanay po kayo sa pakikipaglaban sa nilalang na nakasagupa nyo kanina? Isa pa po ay ano ang mangyayari dun sa nilalang? Tanong ko sa kanya. Habang naglalakad nga kami pa uwi kalakbay, ay doon na isinalaysay sa amin ni Mang Teba ng lahat. Anya pa, huwag raw kami mag-alala sa nilalang na nakasagupa kanina. Dahil nilagyan niya na iyon ng marka at kahit saan man mapadpad ang aswang na iyon ay matutunto niya na. Napag-alaman ko rin mga kalakbay na isang albularyong antingero pala si Mang Teban. Alam niya rin na iyong namatay na hayop sa likuran ng tinutuluyan namin ay ang may pakana noon ay si Mang Julio. Dahil sa unang tingin niya palang kay Mang Julio ay ramdam na ramdam niya ang pagiging aswang nito. Subalit kakaiba ang pagiging aswang ni Mang Julio dahil hindi ito nananakit ng kapwa. Bagkusay ang mga ligaw na hayop lamang ang pinagtsatsagaan itong kainin. Kaya nga hinayaan niya lang iyong magtrabaho kagaya ng mga normal. Sapagkat wala namang masamang intensyon ng matanda, isa pa kaya palaging nakatingin sa akin si Mang Julio dahil sa mababa ang dungan ko at ang mga ganong tao ay mabango para sa mga aswang at iba pang mga nasa panig ng kaliwa. Isa pa ay kung masamang tao lamang si Mang Julio, unang pagkikita niyo palang ay biniktima ka na niya. Pero hindi, nakita ko siyang pilit niyang nilalabanan ng sarili na huwag makagawa ng masama. Kaya hinayaan ko na kayong sumama sa kanya mag-inuman sa kanilang bahay. Mahabang paliwanag ni Mang Teban. Amang Teban, maraming salamat po sa pagligtas niyo sa amin. Kung hindi kayo dumating, tiyak na pahamak na kami. Kaya maraming salamat po sa inyo. Wika ko sa kanya. Tumango naman siya at nagwikang wala iyon. Obligasyon niyang iligtas ang mga taong nangangailangan ng tulong dahil sa iyon ang tungkulin niya. O siya, bilisan niyo ng maglakad para makarating na tayo sa baryo niyo. Anya pa sa amin at nagbadali na nga kami maglakad. Mabilis naman kaming sumunod sa kanya at habang naglalakad nga kami pa uwi, ay marami pa siyang mga kababalaghang ikinuwento sa amin. Noon ngang makarating na kami sa bungad ng baryo, ay nagpaalam na si Mang Teban. Hindi na raw siya papasok sa loob ng baryo namin. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi ninyo, Mang Teban. Maraming salamat pong muli. Wika ako sa kanya. Tumango naman siya at nagsabing mag-iingat din kami palagi dahil ang panganib ay naririyan lamang sa tabi-tabi. Sige po, palagi po kami mag-iingat. Maraming salamat pong muli, Mang Teban. Anya pa ni Edgar bago kami nagpatuloy na sa paglalakad. Magmula po nang mangyari iyon kalakbay, ay hindi na namin muli pang nakita si Mang Teban. Hindi na rin siya nagawi pa sa baryo namin. Kaya naman ay wala na akong balita pa tungkol sa kanya. Sa kasalukuyang panahon nga po ay marami na din ang nagpapatayo ng tirahan sa gilid ng kalsada. Kung saan kami nakasagupa ng nilalang. Kaya wala na po kami mga kababalaghang pang nababalitaan pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.